mga masustansyang pagkain para mapalakas ang inyong resistensya, magkaroon ng alertong pag-iisip at enerhiya para sa panahong ito na tayo'y may kinakaharap na pandemya. Siguraduhin lamang na nasa tabi nyo ang inyong compendium of notes ng sining pang-industriya. Maghanda ng papel at ballpen o kaya'y lapis para isulat ninyo ang mahalagang detalye na inyong mapapakinggan sa ating leksyon sa umagang ito. Kumusta kayo mga magulang na patuloy na gumagabay sa inyong mga anak sa kanilang mga aralin gaya ng Compendium of Notes ng Sining Pang-Industriya sa 4th na Baitang? Saludo kami sa inyo, mga minamahal naming mga magulang. Meron tayong Compendium of Notes na magbibigay ng kalaman ng mga mag-aral kung paano makikilala ang mga kagamitan sa pagsusukat at kung ano-ano ang mga paggagamitan nito. Makikita ninyo ito sa unang pahina. Nakita niyo ba mga bata? Ayos! Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral natin noong nakaraan. Maalala niyo pa ba ang salitang pagsusukat? Ano ang kahulugan ng pagsusukat? Tama! Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang tamang sukat ng isang bagay. Napakahusay ninyo at inyo pang naalala ang ating nakaraang aralin. Ngayon ay ating alamin kung ano-ano ang mga kagamitan sa pagsusukat at mauuri ang kagamitang panukat ayon sa wastong gamit nito. Handa na ba kayong lahat? Kung ganon ay umpisan na natin ang ating bagong aralin. Tiyaking nasa maayos kayong kalagayan upang malinaw ninyong mapakinggan ang ating aralin. Diyan ba sa bahay ay mayroong kayong ginagamit ng tatay nyo na panukat? Magaling! Nakakita na ba kayo ng kagamitan sa pagsusukat? Ayos! O sige, maglalaro muna tayo. Magpapakita ako ng larawan ng iba't ibang kagamitang panukat. Pagkatapos ay ibigay nyo ang pangalan ng kagamitan sa pamamagitan ng pagpili ng tamang titik. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang maitype ang inyong sagot sa comment box o maaaring isulat sa inyong papel. Handa na ba kayo? Okay! Unang larawan. A. Eskwalang asero. B. Zigzag rule. C. T-square. D. Ruler. Ano ang sagot, mga bata? Tama ang sagot ay letrang A. Eskwalang asero. Pangalawang larawan. A. T-square. B. Protractor. C. Ruler. D. Meter stick. Ano ang wasong sagot, mga bata? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Protractor. Okay, punta na tayo sa 3rd larawan. A. Eskwalang asero. B. Zigzag rule. C. T-square. D. Ruler. Ano ang sagot? Okay, tumpak! Ang sagot ay letrang C, T-square. Okay, sa 4th na larawan, A, T-square, B, protractor, C, ruler, D, meter stick. Ano ang wastong sagot mga bata? Magaling! Ang sagot ay letrang D, meter stick.
Okay, so panglimang larawan. A, tip measure. B, triangle. C, T-square. D, pulpos rule. Anong wastong sagot, mga bata? Ang galing nyo! Ang sagot ay letrang D, pulpos rule. Ika-anim na larawan. A, tip measure. B, triangle. C, T-square. D, ruler. Ano ang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay letrang A, tape measure. Okay, sa panghuling larawan naman tayo. A, T-square. B, protractor. C, ruler. At triangle. D, meter stick. Ang ating sagot ay letter C, ruler at triangle. Bilangin na ang inyong tamang sagot. Ilan ba sa inyo ang nakakuha ng mataas na score? Magaling! Marami sa inyo ay nakakuha ng mataas na marka. Mahusay, mga bata! Naipakita ninyo na handa na kayo sa ating pag-aaralan ngayon. Makinig kayong mabuti at itala ang mga sasabihin ko sa inyong mga kwaderno. Narito at isa-isahin natin ang mga kagamitang o kasangkapang panukat. Eskwalang asero. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, lapad ng mesa at iba pa. Susunod ay zigzag rule. Ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahahabang bagay. Halimbawa, pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, pintuan at iba pa. Susunod ay meter stick. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Pulpos rule o metro. Ito ay yari sa metal at automatiko na may haba na 25 pulgada o inches hanggang 100 talampakan o feet. Ang kasangkapang ito ay may gradasyon ng magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro. Ang kagamitan na ito ay kadalasang ginagamit ng mga karpentero sa paggawa ng bahay. Protractor. Ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo o kaya'y pabilog na guhit o linya. Ruler at triangle. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. T-square. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. At ang panghuli ay tape measure. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga mananahi sa iba't ibang bahagi ng katawan kapag tayo'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang kasuotan. O ayan, mga bata! Nasundan ba ninyo ang mga kagamitan?
o kasangkapan sa pagsusukat. Magaling! Kaya tandaan ng mga bata upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangan gumamit tayo ng iba't ibang kasangkapang panukat. Ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay na paggagamitan. Ulitin ko, upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangan gumamit tayo ng iba't ibang kasangkapang panukat. Ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay na paggagamitan. Ang galing! Natapos na natin ang pagkilala sa mga kagamitan sa pagsusukat at kung saan ito gagamitin. May katanungan pa ba kayo mga bata? Sana naunawaan at natandaan ninyo ang mga kagamitan o kasangkapan sa pagsusukat at kung saan ito gagamitin. Ngayon, tapos na ang ating aralin, ay oras na para tasahin ang ating kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Kunin na ninyo ang inyong papel at panulat at tayo ay magkaroon ng maikling pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? O sige, itabi na ang inyong mga compendium of notes at makinig na ng mabuti sa mga sasabihin ko. Huwag kayong mag-alala at alam ko na kaya nyo ang mga tanong na ibibigay ko sa inyo dahil alam ko na nakinig kayo ng mabuti sa ating aralin. Game na ba kayo? Kayang-kaya nyo to. Madali lang. Okay, babasahin ko ang dalawang beses ng mga tanong. Okay, ang ating panuto ay piliin ang titik ng wastong sagot. Okay, number one. Ito ay kasangkapang panukat na yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahahabang bagay. A. Eskwalang asero. B. Zigzag rule. C. Meter stick. D. Ruler. Ulitin ko. Ito ay kasangkapang panukat na yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahabang bagay. A. Eskwalang asero. B. Zigzag rule. C. Meter stick. D. Ruler. Pangalawang tanong, ito ay ginagamit sa pagsusukat na malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng gilid ng kahoy at lapad ng tela. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat na malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng gilid ng kahoy at lapad ng tela. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Number 3. Ito ay kasangkapang panukat na karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Ulitin ko, ito ay kasangkapang panukat na karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Protractor. Number 4. Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at automatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D.
pulpos role. Ulitin ko, ang kasangkapang ito ay yaris sa metal at automatiko na may haba ng 25 pulgada hanggang 100 talampakan. A. Eskwalang asero. B. Meter stick. C. Ruler. D. Pulpos rule. Kalimang tanong, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na mga linya. A. Protractor. B. Meter stick. C. Ruler. D. Pulpos rule. Okay, number 5, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na mga linya. A. Protractor. B. Meter stick. C. Ruler. D. Pulpos rule. Number 6, ginagamit ito bilang gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. A. Meter stick. B. Ruler. C. T-square. D. Pulpos rule. Ulitin ko, ginagamit ito bilang gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. A. Meter stick. B. Ruler. C. T-square. D. Pulpos rule. Number 7, ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. A. Ruler at triangle. B. Meter stick. C. Tip measure. D. Zigzag rule. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. A. Ruler at triangle. B. Meter stick. C. Tip measure. D. Zigzag rule. Number 8, ito ay ginagamit sa pagsukat sa gilid ng kahoy, lapad ng tela at lapad ng mesa. A. Protractor. B. Meter stick. C. Ruler. D. Eskwalang asero. Number 8, ito ay ginagamit sa pagsukat sa gilid ng kahoy, lapad ng tela at lapad ng mesa. A. Protractor. B. Meter stick. C. Ruler. D. Eskwalang asero. Number 9, ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. A. Meter stick. B. T-square. C. Ruler. D. Pulpos rule. Okay, ulitin ko, sa number 9, ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. A. Meter stick. B. T-square. C. Ruler. D. Pulpos rule. Okay, number 10, ang uling tanong, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag ito'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang uri ng kasuotan. A. Tip measure. B. Ruler. C. Pulpos rule. D. Protractor. Ulitin ko, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo'y nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pang uri ng kasuotan. A. Tip measure. B. Ruler. C. Pulpos rule. D. Protractor. Ayan, tapos na. Ating sagutin ang mga tanong ng ating pagsusulit. Tingnan ninyo ang inyong papel o kwaderno at narito ang mga sagot. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, B. Number 4, D. Number 5, A. Number 6, C. Number 7, A. Number 8, D. 9, B. At number 10 ay A. Ulitin ko, 1, B,
2, ang sagot ay A. 3, B. 4, D. 5A, 6C, 7A, 8D, 9B, at ang number 10 ay letter A. Very good! Congratulations! Dahil marami kayong nakuhang tamang sagot, ito ay nagpapakita na naunawaan nyo ang ating leksyon sa araw na ito. Mga bata, isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang maunawaan ninyo ang mga kasangkapan sa pagsusukat, basahin ninyo ulit mula pahina 1 hanggang 3 ng inyong compendium of notes sa sining pang-industriya sa 4 na baitang. Kung may katanungan kayo, i-type lang sa comment box o kaya'y i-text sa number na ito, 0918-5653-621. Ulitin ko, 0918-5653-621. Okay, may nagtanong dito, may nag-text. Ang tanong na ito ay mula kay Alexander Damaso ng Binggit. Wow naman, nanunod pa siya, ang layo niya. Ano ang kagagamitin na panukat kung susukatin ang taas ng pinto? Okay, ang sagot ay, ang ating gamitin ay pulpus rule o kaya ay zigzag rule kung ang susukatin ay taas ng pinto. Okay, inaanyayahan ko kayo na muling manood sa ating istasyong RTB Tarlac Channel 26 o kaya ay sa Facebook Live at makinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Leo S. Dacones, na nag-iiwan sa inyo ng katagang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP.